At tuloy-tuloy po rin po ang operasyon ng militar para matugis ang mga nasa likod nga ng pagsabog sa Jolo Cathedral sa Sulu. Dahil po dyan, ilang residente ang lumikas na sa kanilang lugar sa takot na madamay sa gulo. Balitang hatid ni Emil Sumangin. Tumulak ang puwersa ng Marine Special Operations Group sa mga islang malapit sa sentro ng Jolo. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang Philippine Marines dahil sa impormasyong ilang grupo ng mga armadong individual ang namataan sa isla. May komunidad sa mga islang ito at para matiyak, nag-conduct ng operasyon ng Marsog para matiyak na hindi humahalo roon ng mga teroristang grupo. Wala naman kami nagita ng mga armado doon. At least nalaman namin na ang sitwasyon doon sa lugar na yun at nakausap na rin namin yung mga tao doon. Kuminera na sa himpapawid ang mga attack helicopter ng Philippine Air Force nang marating namin ang ibabaw ng masukal na kagubatan ng Patikol, Sulu. Tinarget ng Air Force ang nasa 300 abusive na huling na-monitor na gumagalaw sa bulubundoking mga barangay ng Maligay, Tanon at Tugas. Pero kinailangang i-abort ang operasyon dahil sa kapal ng ulap. Nakita nyo naman na low ceiling, so mahirap po mag-deliver tayo ng ordinance kung ganun na mababa po ang ulap. But we are waiting. Kung may request po ang mga ground troops natin, anytime pwede tayong mag-deliver po ng mga ordnance. Inupakan na ng militar ang mga pinagkukutaan ng mga abusive leader na sinasawadyaan, Almudir Yada, Radulan Sangiron, Idang Susukan at iba pang konektado sa Jolo Cathedral Twin Blast. Niray din ang pinagsarib na pwersa ng militar ang tirahan ni alias Kama sa barangay Lati, Patikol, Sulu. Si Kama ang itinuturong isa sa apat na lalaki na nakuha ng CCTV sa lugar malapit sa Mount Carmel Cathedral matapos ang pagsabog. Pero nalusutan daw ni alias Kama ang mga militar at ang naabutan lang sa lugar ay ang isang lalaki na kamag-anak raw ni Kama. Napas lang ang kamag-anak matapos raw manlaban. Nakuha sa raid ang isang kalibre 45 na baril, isang sniper scope, dalawang cellphone at isang motorsiklo. Dahil sa tuloy-tuloy na military operation, maraming taga-Patikol ang piniling iwan muna ang lugar nila para iligtas ang buong pamilya. Inabutan ng GMA News ang pila-pila ng mga sasakyan. Galing sila ng Patikol at pansamantalang lilikas sa katabing bayan ng Jolo at Indanan. Bumiyakit naglakad pa ang ilan ng 7 oras para makarating sa mga ligtas na evacuation center. Sa ngayon, 347 families ang lumikas. Emil Sumangil, GMA News.